Hi everyone! So ngayon i-update ko ulit kayo. Pang 5th day na namin ngayon. And Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Yeah, pang 5th day na namin ngayon. And dinischarge na ni doktora si Carl. Pero hindi pa tinanggal yung kanyang cannula. And then si Grayson naman, hindi pa siya uuwi. So tatapusin namin yung 7 days na antibiotic niya. Balik Tuesday pa kami uuwi. Sabi ni doktora, Tuesday pa daw. So, ayun. Si Grayson lang, si Carlyle lang ang uuwi na yun. Tuesday pa ako makaka-uwi. Hindi ko alam kung anong plano ni Daddy for dito sa room namin. Ang covered lang ng insurance is 1,300. Itong room namin is 3,000. Per day. So, napakalaki. Hindi ko alam. Siguro, kung i-discharge na nila si Carl mamaya, baka ang tawag dito? Baka lipat na lang kami ng room. Depende, pag-usapan pa namin ni Lem mamaya. Tapos, ang plano ni Lem ay hindi, basta yun. Si Daddy kasi nasa ano siya ngayon, nasa clinic, nagpa-check up din siya kasi talagang malala na yung malala na talaga yung kanyang ang tawag dito, ubo. So ayun, yun yung sabi ni doktora. Kaya gusto niyang tapusin ni Grayson yung kanyang IV antibiotic dito ng 7 days. Pero si Carl okay na siya, naka-oral ano na siya, oral meds na siya. So yun lang. Niya tao nakapag-update kahapon. So, ayun nga, discharge na si Carlyle kahapon. And kahapon din kahapon na tapos yung bill niya. And then ang tawag nito. Pero nagstay pa siya dito kagabi. Ayan, so kanina pa lang siya umalis. Kanina pa lang sila umuwi mga alas 2. Umuwi na sila, pero babalik sila mamaya kasi magdadala sila nung pajama ni Grayson. Kulang kasi yung pajama niya. Ayun, so tomorrow madi-discharge na rin kami, hopefully. Kasi nagpa-repeat chest x-ray na si doktora para kay Grayson kanina. So natapos na rin yung chest x-ray niya kanina. So ayun, tapos ayun, kailangan lang siyang masaksyon. Hindi naman siya hindi naman siya 3 times a day. Once in the morning, tsaka once sa hapon lang. So, yun, umaga tsaka gabi lang siya masasaksyon. Tapos na siya kanina, umaga. So, ngayong gabi na naman mamaya, pagkatapos niyang manebulize. Bali, ang home meds ni Carlyle is isang antibiotic, tapos yung para sa ubo niya, and then yung kanyang nebulization. So, ayun. So, ngayon, nandun sila sa bahay. Balik kaming dalawa lang ni Grayson. Si Grayson nandiyan na tutulog. Tulog siya. So, ayun. Tulog siya ngayon. And then, ito yung bill. Yan. Bali, lahat-lahat, ang total ng bill namin ay, kasi itong room namin ay private room. So, ang total ng aming private room, so ang price ng nitong room is 3,000. So, yung 3,000 times 5 days kay Grace, kay Carlyle is equal to 15,000. So, ayun. So, 15,000 yung room. Tapos, yung mga medical supplies naman is umabot siya. Kasama na yung, yung medical supplies tsaka yung medicines niya is 23,325. Pero may return na mga gamit kasi hindi nagamit. May return na 501. Ang professional fee, 7,140. Ay, lahat-lahat, ang total is 34,268.
ang kinover ng PhilHealth is yung mga professional fee. Ang kinover naman ng ano ng H ng Medicard namin is lahat-lahat na yung tong room at saka yung mga medical supplies na ginamit sa kanila. Sana kaming babayaran, pero kasi nag-swab kami, antigen swab, so ang isa sa amin is 620. So ang babayaran namin is 620 para sa akin at saka para kay Daddy. So yun. 620. Ay, pati rin pala yung kay Carl, 620 antigen swab. So 620 plus 600. So ayun, total ang kinash out lang namin is 2,098 pesos. So malaking ano din, malaking tulong din itong yung mga insurance at saka yung PhilHealth. Kaya ayun, buti na lang may ganitong insurance sila Daddy Lem, kasi kung wala na ako, Diyos ko, saan kami kukuha ngayon ng 34,000. So ayun lang. Yun lang ang update namin for today. Tomorrow siguro uwi na rin kami ni Grayson. Hopefully. So ayun lang. Thank you for watching. See you tomorrow. Hi everyone. So today is Monday. And i-update namin kayo. Ayan, tulog si Grayson. 5 o'clock na ng hapon. 5 o'clock na ba? Hindi ko makita, pero parang 5 o'clock na ng hapon. Discharge na si Carl. Discharge na siya. Pero before siya discharge, nagpa suction muna. Sinaction muna siya ni doktora dun sa clinic. So, inakyat ko siya kanina. And then, kagabi pala, hindi nandito natulog sila Daddy, kasi may pasok si Carl kanina, pinayagan ko nang pumasok kasi kawawa naman yung bata. Isang linggo na siya hindi pumasok. So, ayun. Pumasok na siya kanina, and then mamayang gabi, bukas ng morning, early morning, 4 o'clock naman, pasok naman ni Daddy Lem. So, ayun. So, iuwi ko si Grayson na may Heplak. Tapos, mayroon pa siyang additional na antibiotic ng 4 days. And then, ako na ang magbibigay ng antibiotic niya. Tapos, ibabalik ko si Carl bukas para sa PPD reading niya. And then, si Gray naman, ibabalik ko kung sakaling maingay pa daw yung, ano niya, yung ubo niya. So, para masaction siya ulit. Yun, ang problema lang kasi kay Gray, hindi siya marunong maglabas ng plebas niya. So, ay naiipon siya sa dibdib. Ang dami pa kanina eh, sobrang dami pa. Pero napansin ko, kapag dumidede siya, saka lang maingay yung ubo niya. So, ayun. And then, yung x-ray reading niya kasi, yung x-ray niya kasi, medyo cloudy pa siya. Medyo may mga parang usok-usok pa siyang ganun. So, ayun. Yun lang. Hinihintay lang namin yung bill namin na matapos. Si Daddy tsaka si Carl, nagbayad lang sila ng bill. Due na kasi ng PLDT namin ngayon. So, ayun, nagbayad sila. Then, babalik sila dito for release na kami. Ayun, so wala pa sa akin yung gamot. Mamaya dadaanan ko pa kay dyan sa nurse pagkalabas namin, pagka-out namin. So, ayun lang. And finally, makaka-uwi na kami. Diyos ko Lord, sana gumaling na rin ako. Ay, so ayun lang. Hintay lang kami ng tawag ng billing department. So, yun. Tinawagan na rin ako ng PhilHealth kanina. Clarify lang kung na-hospital daw ba si Grayson dito sa hospital last 3 months. Hindi naman siya na-hospital. Last 2021 pa yung last na confinement niya dito rin sa hospital na to. So, ayun lang. Update namin kayo ulit mamaya. So, hi. Wala pa sila Daddy. And binigay na yung mga antibiotic ni Gray. Yan. Tapos yung schedule ng kanyang kung anong time ibibigay yung mga gamot niya. So, ayan lang.
Adlog ako. Parang nilalagnat ako, ang init ng katawan ko. Tapos giniginaw ako, ano ba yan? Yung naka 24 lang itong ano namin, temperature ng aircon namin. So yun, di talaga, masama talaga ang pakiramdam ko, di ba ganda? So yun lang, halata naman sa ilog ko, di ba? Ay sa boses ko. Para ako gowo. Ganito talaga ako pag, ano, kapag sinisipon, para ako gowo. Kaya ayaw na ayaw kong sinisipon ako. Itong pinaka ayaw kong, ano, nararamdaman na sisipunin ako. So, ayun lang. Yung temperature kasi nung mga nakaraang araw pa iba-iba, kaya ang daming nagkakasakit, ang dami ding na-admit ngayon ng mga, lalo ng mga bata. Sabi nga doon sa ER nung na-admit kami, halos puro bata daw ang mga pasyente, kawawa naman sila. Ang hap din ang face ko pag ginaganyan ko, kasi si Gray kapag nagagalit siya, nag-scratch siya ng mukha, iskulon, pati dito sa leeg ko kinukurut-kurut niya. So, ayun. Hinintay ko lang sila, daddy. Tsaka wala pa namang tawag sa taas sa, ano, sa billing. Yun lang. Hi. 6:20 na ng hapon. And, ano na kami, na-bill out na kami. Hindi ko alam kung magkano yung kinash out pa ni daddy, kung mayroon pa siyang na-cash out. Kasi nakatulog ako kasi ang sama talaga ng pakiramdam ko. So ngayon, medyo umukay na ako. Umukay ako konti. Tapos, yan si Carl. Yan si Carl. Tulog na tulog pa. Tapos si Grayson, tulog na tulog pa siya. Kanina pa ito si Grayson. Mga 4. Yan. So yung mga ibang gamit namin, wala na. Nilabas na ni daddy. Ito na lang, natitira yan. Tapos to. Diyan yan. Tapos kami. Unan. Hi, dad. Ay, nag-cash out ka? Huh? Nag-cash out ka pa? 756. Ha? 756. Bakit sa ano yun? So, ayun. Ano ko na lang mamaya. Gising ka na. Harlan. Uwi na tayo. Bakit uwi na tayo? Harlan. You dreaming? No? Huh? You feeling cold? Yes, daddy is putting our things in the car. Okay? Don't cry. He's putting our things in the car. Oh, don't cry. We're going home now. Don't cry. Hi, good morning. So, ayun, hindi na ako nakapag-update kanina pagkadating namin. Kasi napagod kami, tsaka ang dami, ang gulo-gulo ng room namin pagdating namin kahapon. Akala ko naman nag-ayos si daddy, hindi pala, tinanggal lang pala niya yung mga nakasa bed na mga gamit para may matulugan sila ni Carlisle kagabi, nung isang gabi. So, ayun, ang daming kalat. Medyo na, ano na nga ngayon, nabawasan na yung mga kalat. And itutuloy ko na lang dahil dito naman yung pinsan ko, siya ang magbabantay muna sa, ano, kay Grayson. Ayun, si Carl pumasok na siya kanina. Kakaalis lang nila. Hinatid siya ni daddy, tapos si daddy na rin nagpaligo kanina kasi nireview ko pa siya, tapos pinakain ko. Mag-e-exam siya ngayon kasi last week hindi siya nakapag-exam. So, ayun. Itutuloy ko muna yung pag-aayos kasi ang dami talagang kalat. Parang ang sakit sa ulo na makita tong mga kalat na to. So, ayun. Ayan sila. Ha? Ayan, o. Oh. Ayun. Yung kanyula pala ni Grayson, nasasaktan siya pag nagbibigay ako ng gamot.
Pero hindi naman siya, ano, hindi naman siya, ang tawag dito, hindi naman siya namamaga. So, ayun, mamaya hindi ko alam kung sasaglit kami kay doktora kasi i-check yung PPD ni, ano, PPD result kung ano na ako, positive or negative yung test ni, ano, ni Carlisle. So, ayun, hindi ko alam kung naririnig niyo ako dahil maingay. Maingay sige yung pinapanood ni Grayson. Ayan, dito sa kusina medyo na bawasan na yung mga ano, mga kalat namin dito. Kailangan kong magayos ulit. Pero hindi muna siguro ngayon. Iunti-untiin ko na lang. Ayan. So madami pa ako ayusin. So, iayos ko lang yung mga damit na ano na nasa mga basket. So, yun.